Sa simula ng pelikula, ang sergeant ng National Guard ay nagsasalaysay ng sitwasyon ng zombie, sinabi niya na ang mga patay ay muling nabubuhay bilang mga zombie, ang mga zombie ay madaling mapatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila sa ulo. Ngunit ang sabi ng sarhento ay mga zombie, mahirap patayin kapag mahal mo sila, ang mga zombie ay nahawa na rin ngayon sa ilan sa mga sundalo. Pinipilit silang patayin ang kanilang mga nahawa ang kasamahan, utos ng sarhento Ann. Opisyal na barilin ang infected na sundalo, habang nag-aalangan ang opisyal na gawin ito, ang sarhento. Agad na binaril hanggang mamatay ang infected na sundalo, upang makaligtas sila sa pagsiklab ng zombie. Ang sarhento at ang kanyang mga kaibigan, kasama sina Francisco at Tomboy, umalis sa kanilang nakatalagang base militar, sila ay gumigala sa mga lansangan, at ninanakawan ang sinumang makasalubong nila. Sa daan, dumaan ang mga tauhan mula sa pelikulang Diary of the Dead at ang sarhento. At kinukuha ng mga kaibigan niya ang lahat sa kanila, lumipat ang eksena sa hiwalay na isla na tinatawag Plum Island, kung saan dalawang malalaking pamilya ang nag-aaway sa isa't isa, ang paglaganap ng zombie ay umabot sa Plum Island, kung saan ang mga residente nito ay muling nabubuhay bilang mga zombie pagkatapos mamatay, sa gitna ng paglaganap ng zombie. Sa isla, ang pamilya na pinamumunuan ni Patrick, ay pinapatay ang mga zombie sa isla kasama kanyang mga tauhan, dahil naniniwala siya na ang mga patay ay dapat manatiling patay, nalaman niya na ang pamilya ang namuno. Nang kanyang matandang kaaway, si Seamus, ay nagtatago ng kanilang mga kamag-anak na zombie, kaya siya at ang kanyang mga tauhan ay kumatok sa bahay ni Seamus. Para tugisin ang mga kamag-anak nilang zombie, nalaman nila na ang isang bata mula sa pamilyang Seamus ay nahawaan sa itaas, ngunit pinipigilan sila ng ina na sundan ang bata, kaya agad nilang binaril ang mga mahihirap ina hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, dumating si Seamus sa eksena kasama ang kanyang mga tauhan upang ihinto ang mga pagpatay, sinabi niya Patrick na hindi nila dapat patayin ang kanilang sariling uri, naniniwala siya na ang gamot para sa impeksyon ng zombie ay magiging magagamit sa hinaharap, dahil sila ay lubhang nahihigitan ng pamilya Seamus, si Patrick at ang kanya. Kailangang isuko ng mga lalaki ang kanilang mga baril, plano ni Seamus na patayin sila, dahil nagbabanta sila. Ang pamilya Seamus, ngunit ang anak ni Patrick ay nakiusap kay Seamus na maaari na lang nilang sipain si Patrick. Ang isla, sa halip na patayin siya, pagkatapos ay pinalayas ni Seamus si Patrick at ang kanyang mga tauhan mula sa isla. Samantala, ang sarhento at ang kanyang mga kaibigan ay nananatili sa kakahuyan, habang sila ay gumigala. Sa paligid ng kakahuyan, narinig nila ang isang grupo ng mga lalaki na nagkakampo sa malapit, pagkatapos ay utos ng sarhento sa kanya mga kaibigan na palibutan ang lugar ng camping, para maaga nila ang mga nag-camping, binyantaan nila ang mga camping. Pinipilit silang isuko ang kanilang mga baril, habang iniinspeksyon nila ang lugar, nakita nila ang mga ulo ng zombie na nakakabit sa sticks. Ginawa pala ito ng camper para pagtawanan ang mga zombie, ang mga camper ay pumuslit para makakuha ang kanilang mga baril pabalik, at subukang barilin laban sa grupo ng sarhento, bilang tugon, ang sarhento at agad silang pinagbabaril ng kanyang mga kaibigan na ikinamatay nilang lahat, habang umaayos ang sitwasyon. Isang nerdy boy hostage na kinuha ng mga camper ang lumabas sa eksena, napansin iyon ng nerdy boy. Isa sa mga camper ay buhay pa, pagkatapos ay kinuha niya ang baril mula sa kaibigan ng sarhento. At bumaril sa camper, pagkatapos nito, nagpa siya ang sarhento na kunin ang nerdy boy sa kanyang grupo. Kinuha nila ang armored truck ng camper, at nagpa siya na gamitin ito bilang isang paraan ng transportasyon. Lumiliko ito. Out na ang armored truck ay naglalaman din ng malaking halaga ng pera, habang nagsisimula silang magmaneho, ang sinabi ng sarhento na dapat silang pumunta sa hilaga, ang nerdy boy pagkatapos ay nagmumungkahi na dapat silang pumunta sa isang ligtas na lugar, ito pala, nakahanap ang nerdy boy ng video ni Patrick sa internet, doon, sinabi ni Patrick sa publiko. Ang Plum Island na iyon ay isang ligtas na lugar mula sa impeksyon ng zombie, sinasadya pala ni Patrick. Nag-aanyaya sa mga estranghero na pumunta sa Plum Island, matapos mapanood ang video ni Patrick, sabi ng sarhento. Nagmamaneho sila sa timog upang magtungo sa Plum Island, maya-maya ay dumating ang sarhento at ang kanyang grupo.
sa South Dock kung saan naghihintay si Patrick at ang kanyang mga tauhan doon. Si Patrick at ang kanyang mga tauhan ay nagkakampo sa isang bahay, ang lugar ay napapaligiran ng mga landmine at armado. Mga bantay, napansin ni Patrick ang presensya ng sarhento, at sinabihan ang kanyang mga tauhan na maghanda, siya. Humarap sa grupo ng sarhento, tinanong ng sarhento ang presyo ng bangkang demotor patungo sa Plum Isla, iginiit ni Patrick na dapat nilang ibigay ang lahat ng kanilang pag-aari, kapalit ng bangkang demotor. Tumanggi ang sarhento na ibigay ang kanilang mga ari-arian at ang armored truck sa grupo ni Patrick, sa kapalit. Pinagbabaril sila ng grupo ni Patrick, upang pilitin silang ibigay ang kanilang mga ari-arian. Binabalaan din ni Patrick ang sarhento na hindi sila maaaring magmaneho palabas ng pantalan, dahil puno ang labasan. Mga landmine, sa puntong ito, iminumungkahi ng sarhento na ang tanging paraan upang makalabas ay ang magmaneho patungo sa lansya. Sinabi niya sa kanila na ang isa sa kanila ay dapat lumangoy patungo sa lansya, at imaneho ang Tesla Ferry upang kunin ang kanilang mga sasakyan. Nakabaluti na truck pagkatapos ay nagboluntaryo si Francisco na lumangoy patungo sa lansya upang mapabilib si Tomboy. Gamit ang kanyang mga kalamnan na hindi tinatabla ng tubig, habang lumalangoy sa lansya, patuloy siyang pinagbabaril ng mga tauhan ni Patrick. At patuloy na inaagaw ng mga zombie ang kanyang mabahong puwet sa tubig dagat, upang takpan si Francisco, ang sarhento. At nagpaputok naman ang nerdy boy sa grupo ni Patrick, patuloy na lumalangoy si Francisco habang inilalayo ang mga zombie, pagkatapos ay kinagat niya ang kamay ng zombie, at nilamon ang ilan sa dugo ng diabetic ng zombie. Posibleng gustong mahawan ang zombie ng sarili niyang nakamamatay na sakit, sa kabutihang palad sa ganoong paraan. Hindi nagtagal ay naabot niya ang lansya nang hindi napatay, habang naglalakad siya papunta sa lansya, sinubukan niya ang kanya. Pinakamahusay na malaman kung paano patakbuhin ang lansya, ipinakita na sinusundan siya ni Tomboy sa lansya, kaya nagawa niyang paandarin ang lansya, at itinulak ito patungo sa pantalan upang kunin ang nakabaluti na truck. Samantala, ang sarhento ay kailangang lumabas ng armored truck upang mapunta sa driver's seat bilang siya. Paglabas, pinagbabaril siya ng grupo ni Patrick, pagkatapos ay naghagis siya ng granada sa kanilang kuta na bahay. Paglalantad sa kanila sa mga zombie sa paligid, habang ang grupo ni Patrick ay abala sa pagharap sa mga zombie. Ang sarhento ang nagmaneho ng armored truck sa lansya, ang mga tauhan ni Patrick ay kinakain ng mga zombie, binomba ni Patrick ang mga zombie gamit ang dinamita, at halos hindi na nakakalusot. Ang gumagalaw na lansya, sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Tomboy upang mapunta ng ligtas sa lansya, doon. Si Patrick at ang sarhento ay naging magkaibigan sa isa't isa, nalaman nila na may mga zombie. Gumigala sa ferry, kaya't hinahabol nila ang mga natitirang zombie sa lansya upang mapanatili ang kanilang sarili. Ligtas, iniinspeksyon nila ang bawat sulok, at nakakita ng mga zombie sa mga sasakyang nakaparada sa lansya, sila noon. Barilin ang mga zombie hanggang sa mamatay nang walang awa ng tao, habang umaayos ang sitwasyon, ibinunyag ni Patrick sa ang sarhento na siya ay ipinatapon mula sa isla, at na hindi siya tumatanggap ng isang patas na sweldo sa Plum Isla, kaya siya ay nagtatrabaho ng mag-isa sa pamamagitan ng paghuli ng isda, pagkaraan ng ilang oras, napansin nila na sila na malapit sa Plum Island, sinabi ni Patrick na hindi nila madadala ang malaking lansya sa isla. At dapat silang gumamit ng mas maliliit na bangka para makarating sa Plum Island nang hindi inaalerto ang sinuman, ipinapaliwanag niya. Nakailangan nilang maglayag patungo sa isla bago ang araw, dahil hindi gusto ng pamilyang Seamus. Mga estranghero sa Plum Island, sinadya pala niyang magpadala ng mga estranghero sa Plum Island. Inisin si Seamus, ipinaliwanag niya na sila ni Seamus ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo mula noon, malapit na sila. Dumating sa lupain ni Patrick, para lamang makahanap ng mga zombie na nakakadena, ipinahayag niya sa sarhento na si Seamus ay tumatangging patayin ang kanilang mga kamag-anak na zombie, kaya't itinatago na lamang nila ang mga ito sa Tanikala bilang mga alagang hayop. Habang naglilibot sila, napapansin sila ng pamilya Seamus, sila ay nagpaputok sa kanila. At nagpaputok ang grupo ng sarhento, pagkatapos ng mabilis at galit na galit, ang grupo ng sarhento namamahala upang itaboy sila,
ngunit ang isa sa kanyang mga tauhan ay natama ng bala, at sa kalaunan ay namatay. Binaril muli ni Patrick ang lalaki sa ulo, alam niyang magiging zombie siya. Ang isa pang anak ni Patrick, na nakasakay sa kabayong Ferrari, ay dumaan sa harap nila, sabi niya na siya ay patay na, at siya ay isang zombie ngayon, siniyasat niya ang kanyang lupain, at pinapansin ang mga patay. Mga katawan sa tubig, ang mga bangkay pala ay pag-aari ng mga estranghero na pinadala. Patrick sa Plum Island, tila, binaril sila ng pamilya Seamus hanggang sa mamatay. Dahil ayaw nilang dumarating ang mga estranghero sa isla, pagkatapos ay plano ni Patrick na patayin si Seamus. Matapos marinig ang kwento, nais ng sarhento na samahan si Patrick sa kanyang mga planong patayin si Seamus. Gayunpaman, narinig ng isang cowboy ang kanilang mga plano, at iniulat niya ang sitwasyon kay Seamus, samantala. Iminumungkahi ni Seamus na dapat nilang turuan ang mga zombie na kumain ng iba pang mga bagay, upang maiwasan ang mga ito sa pagkagat. Mga buhay na tao, nagpasya siyang gamitin ang zombie na anak ni Patrick bilang kanilang experimental specimen. Samantala, ang grupo ng sarhento ay nagkampo sa isang abandonadong bahay sa Bukirin, naglalakad si Tomboy. Palabas ng bahay para hanapin si Francisco, habang naglilibot siya, halos nadatnan niya si Francisco. Nagiging zombie matapos lumunok ng dugo ng zombie kanina, nagpaalam si Francisco sa kanya. At ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, pagkatapos nito, binaril niya ito hanggang mamatay nang hindi binibigyan ng libre. Nagiging zombie na siya, noon lang, kinidnap ng cowboy ang at dinala siya sa Seamus, doon, kumakain si Seamus kasama niya, at sinabi sa kanya na gusto lang niyang panatilihin ang kanya. Buhay na mga kamag-anak ng zombie, na naniniwalang magkakaroon ng lunas sa hinaharap sa bukid, ang nahuli din ng cowboy ang zombie na anak ni Patrick, samantala, si Patrick, ang sarhento. At ang kanilang grupo ay naghahanda upang harapin si Seamus at ang kanyang mga tauhan, iniulat ni Patrick na maaaring mayroon si Seamus. Kinidnap na si Tomboy, ngunit pinipigilan siya ng anak na babae ni Patrick na salakayin ang pamilya Seamus. Dahil siya ay laban sa karahasan, gayunpaman, determinado si Patrick na harapin si Seamus, at wala ay pipigil sa kanya mula sa pagwawakas sa kanyang lumang kaaway, habang si Patrick at ang sarhento ay aatake na. Ang pamilyang Seamus, inutusan ng sarhento ang nerdy boy na lumabas ng isla, Patrick. Dumating ang sarhento at ang kanilang grupo sa tulay, kung saan naghihintay sa kanila si Seamus at ang kanyang mga tauhan, doon. Hinahawakan ni Seamus si Tomboy na hostage, at pinagbantaan ng grupo na isuko ang kanilang mga baril. Dinadala sila sa Bukirin, doon, sinabi niya sa kanila na sinusubukan nilang pakainin. Zombies iba pang mga bagay na makakain, sinabi niya na ang mga zombie ay pigilin ang pagkagat ng mga tao kung sila ay namamahala. Para pakainin ang mga zombie ng iba pang bagay, pagkatapos ay sinabi ni Seamus kay Patrick na kailangan niyang aminin na tama si Seamus. Kung ang kanyang anak na zombie ay makakagat ng hayop, pagkatapos ay sinabi niya na sila ay pinahihintulutan na sumunod. Na, ngunit buong tapang na sinabi ni Patrick na hindi sila aalis sa isla nang hindi pinapatay si Seamus noon lang. Dumating ang anak ni Patrick at ang nerdy boy sa pinangyarihan, at nag-abot sila ng mga baril kay Patrick. Pangkat ang tensyon pagkatapos ay tumaas dahil ang lahat ay may baril na ngayon, nagpa siya ang cowboy na sumali sa grupo ni Patrick. Kaya binaril siya ni Seamus sa kanyang mga binti ng baka, samantala, naniniwala ang anak ni Patrick. Nakilala siya ng kanyang kapatid na zombie, na nag-udyok sa kanya na lumapit sa kanyang kapatid na zombie, habang naglalakad siya pasulong. Kinakagat siya ng kapatid niyang zombie na walang awa ng zombie, naging emosyonal si Patrick bilang kanyang mga anak na babae. Magiging zombie pagkatapos ay sinisisi niya si Seamus para dito, at pinaputukan ang kanyang mga tauhan, nagtago si Seamus. At binaril ng mga tauhan niya ang grupo ni Patrick. Habang nagsisimula ang kaguluhan, pinalaya ng cowboy ang mga zombie. Ang mga zombie ay namamahala sa paglalakad palabas ng gate, at pinangunahan sila ng cowboy. Upang salakayin si Seamus at ang kanyang mga tauhan, ngunit bilang kapalit, kinakain din siya ng mga zombie at ang kanyang mabahong bahagi. Pagtatapos ng kanyang buhay cowboy, habang ang mga zombie ay nagpapatuloy sa pag-atake sa lahat sa kanilang paraan, ang grupo ni Patrick.
Patuloy na nakikipagpalitan ng putok sa grupo ni Seamus, si Patrick ay lumakad pa sulong upang harapin si Seamus. Ngunit tawag ng kanyang anak na babae sa kanyang pansin, tumalikod siya para kausapin ang kanyang anak at si Seamus. Kinuha ang pagkakataong ito para barilin siya sa likod, napansin ang anak na babae na kumukuha ang kanyang kapatid na zombie. Isang kagat ng kabayong Ferrari, na nagpapatunay na si Seamus ay tama sa lahat, tumayo si Patrick, at bumaril. Seamus hanggang mamatay, pagkatapos nito, binaril din niya ang kanyang anak na babae hanggang sa mamatay, alam na gagawin ng kanyang anak na babae. Tuluyang naging zombie pagkatapos ng putukan, patay na ang bawat naninirahan sa isla, ang sarhento, ang nerdy boy, at tomboy ang tanging natitirang mga tao na nabubuhay sa isla, ang iniisip ng sarhento ang posibilidad na manatili sa isla, ngunit sa huli, nagpa siya sila umalis sa isla, at bumalik sa mainland upang labanan ang isa pang araw para sa kanilang kaligtasan.